invite all the members in group 1. Please, come on. This is the moment. Ibigay natin na moment natin ito, kapatid. Moment is the moment natin talaga. Ito yung kanilang Thanksgiving at sa group 1. Ito po yung last Sunday ni Sister Roslyn. And this August 30, they will be back to the Philippines. Yeah. So this is a very well words. Mamimiss po nilang bawat isa. Naging kasama sa ministry. Speechless si Sister Marianita. Hallelujah. So, ano daw mag-iisa? Mag-iisa sa number one, di ba? Masyado silang emotional. Kanya-kanya ba yung mga ugali ni ba? Pero kahit ganun pa man, kahit ganun pa man, magkakapatid tayo sa Panginoon. Ganoon na ka kayong, minsan yung hindi pa pagkaw na maanong man yun sa family nga eh, meron din. Family tayo sa Panginoon. Kaya kahit ano, may pag-ano tayo sa bawat isa. Mamimiss ko tayo sa Sister Roslyn kasi hindi man ako nagmula doon talaga sa ano sa park, pero matagal na rin ako dito kasama ko si Roslyn. At nanon yung mga encouragement niya sa akin, yung mga advices niya, hindi ko yung nakalimutan. At saka yung work niya dito sa Futan, makikita natin yun nandun talaga yung pagpapagal niya, pagpupusigin niya. Kahit hindi natin makaya, pero kayarin natin para sa Panginoon. At ang group 1, magbigay kami ng ano, alam mo, pera mawawala, pero yung sa akin lang, na kahit hindi mo man ako maalala, pero ang Panginoon. Masaya sila. Masaya ang quota niya. Salamat sa lahat Hindi na marinig. Papatawa mo ako. Anong bagay na yung kinukwenta mo? Kung may kwenta sa akin.
bawal yung ano yun? Medyo na-overpower na yung sound. Hindi na natin marinig. Wala ko nang malabas na boses. Mag-teacher na kayo sa mga kapatid. Pupunta na mag-teacher na. Pupunta na kayo, mag-teacher na kayo. Amen. Para grupto naman. Isa-isa kami. Huwag na aabotin ng alas 9 tayo niya. Okay. Dapat yung lita. Picture, picture na. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, group one. Next group. Isang ano eh, isang gold bar yung binigay ni Brother Lito. Mr. Dale. Para ko gold bar yung binigay mo, Brother Lito. Kukupitin. Lahat po nyo. Kasalanan yan. Ang leader na lang po ang magsalita, ha? Abot-abot na lang, Brother. Abot-abot na lang daw, sabi ni Pastor. Sabi ni Sir Arnie. Pinabasal kayo ba, Pastor? Wala yan, sabi niya, lari ka dito. Ito naman ay group 2. Group 2 ba ito? Lahat na. Gold bar yung hawak ni Sir Shelly. Huwag na. Sige na. So, ito yung group 2. Binubuo ng mga young tigles. Mga dalaga, kadalagahan nung araw. In behalf of Group 2 Mother Rose. English yun eh. Pastor, nagtataka na ako mag-English para makita ka ng Amerika. Ayaw. Mother Rose, in good times, in bad times. English pa rin. Sorry na mga ganyan. Ino kon. May kumukontra ba? Aderos, ah. Pa naman 'yan. Mangyayari sa atin kapag umuwi tayo sa Pilipinas. Huwag na huwag nating kalimutan ang pagpapatuloy sa Panginoon. Dahil tayo ng katawin sa kanya, kahit anong problema, anong sakit na nararamdaman mo, isipin natin ang pagpapatuloy natin sa atin. Ang Panginoon ay hindi nagkulang sa atin. Madero, kaya magtiwala na tayo. So, yan ay part 2 na preaching. Kaya niyo, may altar call yan. Masalamat.
masaya lang ang taga-Bulacan. Mahal din namin. Kasi galo ng mga hindi magandang nangyari sa atin mga hindi pagkakaunawaan. Ano yung brother dito? Anong pangyayari? Andiyan pa rin yung love na good din talaga. Nasa ating puso yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon ng Diyos. Iisipin natin palagi. Okay. Alam mo naman, lang naman sa Garden of Eden, tayong dalawa ay magkasama. 9 years na kami magkasama ni Mother Earth. Hanggang ngayon na andito kami nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon dahil alam namin ang Panginoon ang nagbagos ang hapon. Kahit din niya si Mother Rose, mahal na mahal mo yan. I love you, Mother Rose. Thank you. Kapatid, love kita sa Panginoon. Nakakaya kasi eh. Di ba kita? Okay. Thank you, Jesus. Kaya, ano man ang nangyari sa inyo noon, kalimutan na natin yun. Ngayon pa lang siya nakapag-move on. 5 seconds lang ha. Okay, bilang. 5, 4, 4. Ayan, okay. Dito po ang group 2. Konting close up. Ayan. Grabing close up kayo ba? Okay na. Okay. Sumubra na yung 5 seconds. Sister Ciela. Ako dito sa Putan Paradise. Ako, this is my story. Coffee. Kaya ngayon, nung 16 at handoon, irap-irapan ko yan. Daan-daanan ko lang. Ngayon, nag-inarti na kami dalawa. Okay. 5 seconds is enough. Overtime na. Coffee talaga. Oo. Okay. Okay. Dami nila ah. Okay, baka mayroon ano ito. Baka may altar po dito. Pagulat siya na. Kapatid, group 3. Ang group ni Sister Roslyn Pesquisa. Salamat sa Panginoon at ikaw ang kasama ko sa ministry. Leader ng group 3 ang nagsasalita. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, sa iyong effort, sa iyong Thank you.
bibigyan ka ng kalakasan ng ating Panginoon. So, Sister Rose, maraming salamat. Yan po ang group 3 kanyang grupo. Yan. So, okay, picture. Group 3. Okay, yung official camera man. Action. Action. Okay. All right. Very good. Okay. May story na ako dyan na pastor. Ah, meron na pala pagtanong ka kanina. With box. Ito mamaya. Mapanood na ito. Next. Okay, mga kapatid, nagbibigayan pa ng mga gift at cash. Ayan, so, ayan. Talagang pumunta ka na, kayo na. Ano, yung ano na yun? Yung nagyakapan, mga kapatid. Yan ko kasi yung ano, yung senior niya talaga. Para yung senior, so, citizen. More than 9 years. Ano yun, Pastor? Dalag na papasahe. Wala nang po dalag sa tra. Okay. Medyo a little bit emotional. Presensya ng Diyos. Kinos naman sa kanilang kalagitnaan. Okay. So, okay. Group 4 po. Group 4. Ready na po. Group 4. At dalawa na lang natitira. Group 4, group 5. Bigay na lang awag lang magsabi. Ayan. Ito ang group 4. Unti-unti nang lumalapit dun sa platform. Nagbigay kaya ka ng kape, Sister Shella. Yan po yung ano, my story, Pastor. Ah, talagang that's your story. Talagang kaya pala. Sapat na sapat. May story pala yung binigay niya ngayon. Mga volume of gold bar. Kilala mo na dahil nagbibenta ako ng kape, yung inutangan mo, hindi na mo ako kilala. Si Sister Elsie, ang group leader, Elsie Balbin. Yeah. Sorry mga kapatid, yung whole preaching kanina hindi ko na video. Ito siguro yung purpose para hindi maubos yung battery. Dito sa farewell party pala ito nakalaan. So yeah. Ngayon talagang mga nanay. Mababaw ang kanilang mga luma. Nakuhalang ako ng bag. Paglagyan ko nung karton na yung amazing yung king. Yung king and Moses. Okay. Picture na daw. Yeah, picture na. Ayan. Naging photographer ka na si Pastor ngayon. Naging photographer. Okay, okay, ibigay nyo na lahat yung gusto nyong ibigay. Yung kasi nag-antay pa ako dito sa likod, Pastor, ha? Okay, so yeah, group 5 na lumalapit. Group 5 po, Sister Fanny. Talagang makakuha siya ata ng ano, ng group 5, please. Sabi wag na. Oh, sabi si Sister Fanny. Sabi na may ilawalawag makinig na ng pag-ibig. Yun. Okay, nakasasya lang. So,
Bakit hindi yung Amazing King ang kinuha mo, Sister Stella? Bakit hindi yung Amazing King? Stella, maganda po ito. Happy Face! Wala kami masyadong interaction personally Sister Roslyn kasi bali 16 months pa lang ako dito sa Kota. Bago. Pero every time naman ang pag-Sunday, grupo rito na Sister Group 5 na. Visit it na lang sa Sunday. Ah, okay. This is a new group. Sometimes din ako sa din. Marami din kami nakapag-kwento ng kahit mo sa din. Pero I am so blessed na sa din. Ano ko, kilala kita, kasama kita. And natatanda ko rin minsan, bago pa lang ako na maging leader, meron siyang encouragement kami na sa akin. Hindi ko nakakalimutan. Tandang-tanda niya pa ang lahat. And I am so blessed din. Good memory. Ito ko yun. Hindi ba kita personally nakakasama? Tulad ko rin ako sa nakakasama. Pero alam ko si Sister Rosely na lang ang mga sasabi ko lang, sakit lang yan. Pero ang pangako ng Panginoon, ginahirap. Amen. Sasabihin ko lang sa Easter, kasi lahat naman tayo mag-iwahiwalay dito, di ba? Uuwi tayo lahat, hindi na rin siya kung magpapakita-kita tayo. Kung magpapatuloy tayo, sasabihin ko lang, Sister Roslyn, see you in the air. Amen! Isang pangako, may pangako ang Panginoon, di ba? Ato ni Pastor Miro. Pagdating ng rapture, we will see each other in the air. Amen. Pastor, adapt niya sa inyo. Ayan. Adapt niya. Tagabilang lang, ha? Okay. Picture daw, picture. Okay. 1, 2, 3, go. Okay. Click. Yeah, very good. Very good. Group 6. Susunod yung group 6. Lahat ng nasa ministry picture. Nag-iipon muna yung group 6 daw. Okay. Bago magsalita si coordinator na maganda, First Row si San Lorena. Siya lang matanong, siyang magbuli. Kasi siya lang dito. So, gusto ko lang sabihin na every time po na kami ay uuwi ng gabi, lumalabas po kami dito ng 9 o'clock. And then, ngayon dahil uuwi na po siya. 10 o'clock so, na. Lalabas na po ako ng alas 5, Pastor. So, si Sister Del daw ang maiwan hanggang 9 o'clock. Kasi ako nalang mag-isa po uuwi eh. Diba? Magalang-salang pang 9 o'clock. Pero ganun pa man, nalulungkot ako every Sunday hanggang ma-overcome ko naman ito mga kapatid ko. Kasi alam naman ninyo talaga. So, nandito naman si Sister Lorena. Kahit wala siya nung nakaraan, hanggang 9 o'clock pa rin kami dito. So, nagalap siya ng partner in crime. Iyak na daw siya. Okay, go. Iyak ha. Yung ating discipleship coordinator naman. For Father Roslyn, actually, kilalang kilala niya ako. Kasi siya po yung, sila po yung naging pangalawang nanay ko dito. And marami po akong narinig sa kanya ng mga advices na tumatak po sa akin po sa isipan at hindi pa nakalimutan. At isa po ay
gagawin yung aking kilay. Sabi niya noon, ano ba sabi niya? Street yan, sabi niya yung street. And then ngayon, ay kalsada, sabi niya, kalsada yan, ngayon is kinita na, sabi niya. Yun yung natawa ako na... Kulot naman yung buhok ni Sir Lorena. Kulot ka. Kumbaga na nasaktan, ganun. Pero nagbigay yun ng impact sa akin para hindi ko na ulit galawin yung kilay. Yes, at marami pang iba. Siya yung naging bodies ko. Kumbaga kung mga kung sutilan, sutil siya. Kung sutil ako, sutil din siya. And naging kasama-sama ko siya noong time na ng pandemic, mag-vlog, makarantan kami sa bundok. Kasama ko din siya. And kasama ko din siya lagi kung meron po akong mga time na na-stress ako, nandiyan nalalapitan ko siya. Sasabi ko yun sa kanya kasi nga para siyang isang ina sa amin. Kung yung tawag ko siyang mother, talagang mother po yun with respect. At deep inside talaga. Yes po. Hindi po ako iiyak kasi alam na ni Lord yun. Natuyuan na eh. Alam po ako si Lord. Kung gawa ko yung road dramas na yun, hindi ko yung pinapakita. Ano, Mother Rosalyn, I love you. I love you with all my heart and with the love of Christ. And also, sabi nga nila, sakit lamang yan. Be still and know that our God is Lord Jesus. Amen. Amen. Thanks the Lord. Pinaka-finaling Sister Cynthia. Praise the Lord! Napakabuti po ng ating Panginoon. So ayoko rin po na umiyak. Gusto ko aalis siya ng masaya. Iyak ka lang! Walang iyak! Walang iyak. Praise God. So I am so blessed. Blessed po talaga ako sa Minister Rosalyn. Kasi although hindi po kami lagi dito, di ba? Once a month, twice a month, nandito lang kami. Pero hindi niya kami nakakalimutan kasi every time nandito siya, may daladala siya. Buko. Pinapay, prutas, anything mga kapatid. Siya, yung mga tea. Naipakita niya kung gaano niya kami kamahal at ka-importante kami sa kanya. And I'm so blessed. Nakita ko mga kapatid yung paglago niya. There are times na nakikita ko na discouraged siya, mga kapatid. May mga troubles, may mga problems na encounter niya. Pero yung faith niya, mga kapatid, no, nandiyan na, nagpapatuloy siya. Yes. Kahit nasasaktan, mga kapatid, tahimik lang. Tahimik siya. Yun ang nakita ko sa kanya, mga kapatid, every time nilalapit siya sa akin. Pero, mga kapatid, nakikita ko yung pagiging strong niya sa kanyang faith at paglilingkod sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, katuloy ang sabi kanina ni Pastor, continue in your faith. So maybe the devil can perish our body, but never can, mga kapatid na, makuha niya ang Jesus sa buhay niya. Amen. Amen. Body lang po, di ba? Yes. Praise God. At ang body po natin, ang buhay natin dito, is just, mga kapatid, temporary. It will pass. Na mawawala ito, mga kapatid. Lahat tayo. Praise God. Amen. Pero mayroong isang buhay na naghihintay sa atin, and that is eternal life. Amen. Amen. Mga kapatid, at lalo na kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, yes, there is a promise sa ating Panginoon. Amen. Buhay na walang hanggang kasama natin ang ating Panginoon. Doon, wala ng sakit. Wala ng karamdaman. Wala ng pag-iyak. Diba, mga kapatid? Masaya na pagpupuri na lahat. Kaya mga kapatid, ang sabi nga ni Pablo, for to me to live is Christ, but to die is gain. Sa ating buhay, may mga troubles and journeys tayo in life.
Amen, mga kapatid. May mga dinadaanan tayo na masaya. May mga kalsada, mga kapatid, na malungkot. May mga kalsada, makakadaan tayo, mga kapatid, na puro bagyo. Puro baku-baku. Mahalos gagapang tayo. May mga kalsada na makakadaan tayo ng karamdaman. Amen. Praise God. Pero mayroon din, sabi kanina ng Bible, mga kapatid. Amen. Weeping may endure in the night, but joy comes in the morning. Ayan. Hindi laging ganun, mga kapatid. Sabi ng mensahe, mga kapatid, sa prayer devotion natin. Last Saturday, mga kapatid, no? Our seasons will come to an end. May mga seasons of life. But the purpose of God never changes. Hindi iyan, mga kapatid, mawawala. Ito, hindi yan, anong change? Magbabago. Hindi yan magbabago, mga kapatid. Kaya, patuloy lang, Sister Roselyn. Amen. Meron po tayong kapatiran na si Sister Gloria Chet. Amen. She was diagnosed and nataningan na rin ang buhay niya, mga kapatid. Two weeks siya, mga kapatid. Noon yun. Pero mga kapatid, isang bagay, yung milagro ng Diyos. Until now, buhay pa siya. Yes. 16 years na. 16 years na. Amen. Yung two weeks, di ba? Hanggang ngayon, malakas pa rin at ginagamit ng ating Panginoon. And who knows, dinadaanan lang pala. Kalsada lang pala. 16 years kayo si Kaya. Amen. Hallelujah. We don't know. Diba? Ang Panginoon natin ay makapangyarihan. Ang Panginoon natin ay miracle God. Amen. Walang imposible sa Kanya. Amen. Sabi nga kanina, kung may purpose pa, go on pa rin. Amen. Pero kung tapos na yung course natin, amen, isang bagay ang maririnig natin, come and inherit my kingdom. Pag-ibigin sa ating Panginoon, Sister Roselyn. Amen. Maaring nagdadumadaan ka sa isang kalsada ngayon na medyo hirap tayo, nasa karamdaman tayo. Amen. And but who knows? Konti na lang pala at natnando na, malalampasan natin yan. Amen. Kaya lagi kong sinasabi, mga kapatid. Ano lagi kong sinasabi? Never give up! Never give up! Never surrender! Kahit na anong mangyari, Sister Roselyn. Amen. Fight the good fight of faith. Amen! Praise God. Huwag tayong bibitaw. Amen. Dito sabi sa awitin. Huwag kang bibitaw. Huwag kang susuko. Manalig ka lamang. Si Jesus ay nariyan lang. Huwag kang hihinto. Huwag kang lalayo, tawagin mo lamang, si Jesus ay nariyan lang. God bless you. Nakakontak ko si Pastor Mino. Lahat ng sinabi ng Pastor Mino, totoo lang.
Exacto yun. Walang exaggeration yun. Sinabi ni Mr. Moido. Kasi si Sister Arlene, labini ko na ako yung susuot ko. Kasi talaga may hinako nun eh. Pero gradually, talagang kahit na sila, nagulat. Noong una, ipo, inapo, iyak ako. Isa transfer ako, nagkisigaw ako. Makikita ko na lang, lalo na ng tusok, hindi ko naman alam. Dito, dito, lahat. Parang, sabi ko, ganito ba yung mamama? Kaya wala naman pala naramdaman. Sabi ko, ganyan. Noong wala na yung pagdududa ko, nung sabihin nila sa akin yun, ang bilis-bilis, umanyan yung utak ko. Sabi ko, salamat, Panginoon, salamat, salamat, Lord. Yung bunso kong ako, college na siya, ayan si Dan. Hindi ako magkasalita ng walang ano eh, kasi andyan ang anak ko nakaharap sa akin. Lahat naman ng paghihirap ko, nag-fade off. Napalaki ko sila. Ayos naman. Sabi ko nga, naging mabuti mamamayan. Hindi man sila pala simba, pero nakikita ko yung puso nila eh. Nasa mga hirap eh. Sabi ko nga po, ang purpose ko siguro sa pag-uwi ko, bukod dun sa magaling na silang mamuhay, magpapumbaba, tumulong, baka kulang pa po yung sa internet. Kulang pa po yun. Palagay ko yun ang kulang. Pero sabi ko nga, hindi na ako nagkaano na, bakit ako Lord, bakit ako Lord? Kasi overblessed na ako eh. Narating ko na yung pinakamataas sa bundok dahil si Sir Lorena. Yes! Dahil rang! Papasok ako dito sa church. Kasi nang anak ko, taong ko, talagang minamin ko na ganyan. Laging palainom ako, grabe akong manigarilyo, alam mo na ako yan. Yes. Kaya dahil kaya si Susan, binagtyagaan nila ako. Naninigarilyo ko, hindi nila ako ino-off. Yung parang bilis ko lang, kasi naamoy ko yan. Nag-aalala na nga rin ako sa kanila dati, dahil baka na ano ko na sila, napapasit ko na sila. Sa pag-inom-inom ko dun sa park, andyan din sila ni Sister Joanna na talagang gumagabay sa akin. Tapos na nakapunta naman ako ng church, talagang hindi na ako pinabayaan, walang pamasahe, andyan yan sila. Walang makain, andyan yan sila. Talagang malaking tulong, malaking ano sa akin sa atin na nakapunta ako dito sa Mindanao. Tapos nakita ko naman talaga yung kagandahan ng mga tao doon, yung mga nauna-una pa. Dahil syempre katulad nyo rin, sa unang pagpasok nyo, may titingnan kayo, may makikita kayo. Yes. Sa akin ang malaki nakikita ko yan, Sister Kim, Sister Cynthia, Sister Jane Togan. Yan ang mga talagang, nung nakita ko pala yung mga mukha nila, sabi ko siguro binigay na nila talaga yung buhay nila. Kasi pagtingin mo, pulpit to eh. Since si Arlene, hindi ko naman nakikita sa pulpit yan. Kaya naman Sister Lori, hindi ko pa nakikita sa pulpit yan. Talagang hindi kami magkakakilala. Nagkakilala lang kami dito sa labas. Nasa ating Garden of Eden na sinasabi nga ni Sister Sheila. Kasama ko sila. Kasama ko sila ni Sister Lori. Nakita ko yung partnership nila. Sabi nila, hindi ka naman nakikita. Sabi sa'yo. Gusto mo, repeat ko pa yung meeting natin eh, kasi lagi akong tulog. Nakapikit ako pa lagi, kala nila, hindi ko sila naririnig. Eh, narinig ko sila, kaya kong ulitin dito eh. Yung mga meeting nila, alam na alam ko yan. Sabi ko nga, nagkakasama ko sa Panginoon, wala na akong takot, wala na akong pangamba. Kasi nakita ko na lahat, narating ko na ngayon mataas. Sabi nga, ano sa preaching? Sabi nga, lang tayo. May mga tulad na yun nandito sa ganitong sitwasyon. Ang aim ko na lang, makalipad ako dun sa mas mataas pa. At doon ko nahihintay. Yun ba? Ang pag-alala ng Angela. At yun na, marami na ako nasa doon sa baba. Marami na ako nasa doon sa baba. Nakita ko na yun. Ganun nakarating na ako ng maraming ula. Nakarating na ako sa maraming ula. Andiyan na yung mga anak ko. Kaya sila. Kaya pupunta na lang ako doon sa pinakamataas. At mapunahan pa yung pagkuha ni Lord. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Pastor! Ikaw ba pa naman ang magkasabi ng sagot sa'yo? At saka may kukonfess pala ako, Pastor. Kasi sobrang aga nung ano, lalo na ngayon nagtitake ako ng meds. Makikita ko lang yung magpagdasal mo, makatulog ako. Tapos narinig ko sa ulado ko, Sister Cynthia, never give up. Balik ako na lang yung preaching afterwards. Praise God. Maraming salamat ang Pastor Samuel. Amen. Praise God. Sister Cynthia,
Amen. Amen. Oh, sige. Ay, 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 ay,
Okay. Ayan, mga leaders yan. Party ay si Sir Roslyn at ang susunod dito ay Kainan na. Sa'yo mga cameraman, Pastor! Kainan na ang susunod. Di po, magluluto muna po. Ah, magluluto daw sila. So, mamaya na ay makikain. Mga kapatid, mga nanonood. Magluluto ka na, Pastor. So, ito po yung mga leaders. Anong grupo ito? Ayun, dating kasama daw niya ng Asheret. Abay po, magandang po yun. Mamaya mag-increase yan. Okay. Salamat. Paano pa na yung mga bye.